Magandang gabi po. Pag-asa weather update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong gabi, July 18, 2023 at sa mga susunod na araw. At latest update sa low pressure area na minomonitor na posible nang maging bagyo sa mga susunod na oras. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong Martes ng hapon mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting. Patuloy nating binabantayan ang low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao at kaninang alas 3 ng hapon, huling namata ng sentro nito sa layong 845 kilometers silangan huyan ng northeastern Mindanao. At nakapaloob yan sa Intertropical Convergence Zone o yung tinatawag nating ITCZ. At yung mga weather systems na ito ay nagdudulot ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagkulog sa malaking bahagi ng Mindanao maging sa eastern section ng Visayas o dito sa eastern section ng Kabisayaan. Dahil dyan, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha. Dahil na rin huyan sa mga kuminsan ay malakas na pagbuhos ng ulan dulot na nga nitong LPA at ng ITCC. Samantala sa natitirang bahagi ng ating bansa dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, sa Western at Central Visayas, kung mapapansin natin, improved weather po ang ating naranasan. Medyo umaliwalas ang ating papawirin dahil bahagya pong nabawasan ang mga pag-ulan na dulot ng habagat. Samantala patungkol dito sa low pressure area, atin pong abiso sa ating mga kababayan na mag-monitor pa rin sa updates ng Pag-asa dahil may posibilidad pa rin na mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. Kaya't mag-antabay po tayo sa updates. Para naman sa pagtaya ng ating panahon bukas, dito sa Kamaynilaan at natitirang bahagi pa po ng ating bansa, dyan na really good weather pa rin ang inaasahang magiging pagtaya ng panahon, lalong-lalo na sa Metro Manila, sa Baguio, sa Tagaytay, sa Calayan Islands, sa Legazpi City at maging sa Tuguegarao. Inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms lalong-lalo na sa hapon o gabi. Pero mga panandali ang pagbuhos lamang po ito. Samantala sa Kamaynilaan, pwedeng umabot hanggang sa 33 degrees Celsius ang ating maximum temperature, sa Baguio ay 23 degrees Celsius habang sa Tuguegarao ay 34 degrees Celsius. Dito naman sa Tagaytay, pwedeng umabot hanggang sa 28 degrees Celsius ang ating maximum temperature. Sa Legazpi ay 33 degrees Celsius, habang dito po sa Calayan Islands, pwedeng umabot hanggang sa 31 degrees Celsius, gayon din sa Puerto Princesa City. Pagdating naman sa Visayas at Mindanao, mananatili pa rin ang maulap na papawirin na may mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Eastern Visayas maging sa malaking bahagi ng Mindanao bukas. So dito po yan sa eastern section ng Mindanao, asahan pa rin natin ang maulap na papawirin bukas na may mga tsansa ng pag-ulan at pagkidlat-pagkulog, particular ho sa Caraga at maging sa Davao region. Samantala sa Central at Western Visayas maging sa western portion ng Mindanao, inaasahan natin ang generally improved weather bukas. At para sa pagtaya ng ating temperatura sa Tacloban, pwedeng umabot hanggang sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature. Sa Cebu naman ay 32 degrees Celsius, habang sa Iloilo ay 33 degrees Celsius na maximum temperature. Sa Cagayan de Oro, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa Davao ay 32 degrees Celsius din, at gayon din ho sa Zamboanga City. Nakataas pa rin ang gale warning natin sa Zambales at Pataan, dulot pa rin ho yan ng southwest monsoon o habagat. Yung hangin ng southwest na offshore o nasa karagatan ay patuloy na nagdudulot ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, kung kaya't yung mga maliliit na sasakyang pandagat sa Zambales at Bataan ay hindi po muna papayagang pumalaot dahil sa napakaalon na kondisyon ng pag-alon dito. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman lamang ang magiging pag-alon. In the next 3 days, improved weather pa rin ang napapansin o nakikita natin sa malaking bahagi ng ating bansa or sa ilang key cities na ating bansa. And let's start with Metro Manila, na kung saan ay sa Webes, asahan natin bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin ang papawirin. Magpapatuloy ho yan hanggang Friday at weekend. So may mga chance lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon at gabi, lalong-lalo na sa hapon at gabi, pero mga panandali ang pagbuhos lamang po ito. Samantala, sa Metro Manila, pwede umabot hanggang sa 33 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today. Sa Baguio naman, ay banayad na magiging
kondisyon ng ating panahon, generally good weather po, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. At 17 to 23 ang magiging agwat ng ating temperatura natin sa Baguio City in the next 3 days. Sa Legazpi naman ay 25 to 33 degrees Celsius ang nasa magiging agwat ng ating temperatura. At para sa pagtayo ng ating panahon, maganda pa rin ang inaasahan nating panahon doon sa susunod na tatlong araw, maliban na lamang sa mga isolated na thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Sa Metro Cebu, generally improved weather pa rin. Bagya maulap hanggang sa maulap na papawirin ang inaasahan at may chance lamang ng mga isolated o mga pulupulong pag-ulan. Samantala sa Metro Davao, maaari pa rin o malaking chance na maging maulap pa rin dito hanggang sa Huwebes, kung saan inaasahan natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Maaari pong mag-improve na ang weather doon pagdating naman ng Friday at pagdating ho ng weekend or ng Saturday. So 24 to 33 degrees Celsius ang inaasahan natin maging agwat ng ating temperatura. Ang sunset natin for today is 6:29 in the afternoon at inaasahang sisikat ang araw bukas sa ganap na alas 5:36 ng umaga. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw. Keep safe, everyone.